All right. Good evening. 8:15, Friday, February 25, 2022. Welcome to Zoom Life Group Friday Bible study for adults. And welcome po. Nako, nung chapter 36 ng Genesis, pinag-usapan natin si Iso, and that would be the last pag-uusapan si Iso ng kanyang pamilya. So we just read it kasi it's a rundown lang naman ako sino yung mga anak niya. And then 37, yun na yung hudyat ng bago nating bida. Tapos na si Abraham, Isaac, Jacob, ngayon ang bida naman natin si Joseph. Pero surprisingly, 37 bitin, no, yung dreams ni Joseph, pinakita na. Tapos sabi, luluhod daw yung mga kapatid, yung nanay, yung anak, ay yung tatay. But surprisingly, 38, iba yung kwento. Tapos 39, babalik ulit kay Joseph. Hanggang 50 na yon, puro Joseph yan. Pero yung 38, kakaiba. No? Kasi it talks about yung isa niyang kapatid, kung saan galing yung lahi ni Jesus Christ. No? Si Judah at yung tribe of Judah. No? Bakit ito binanggit? Bakit isiningit ni Moses sa 38? Eh, supposedly, parang kwentong Joseph na to. So, mamaya malalaman natin bakit inilagay doon ni Moses. Tinanong ko. So, let's start. Commute. Ay. And here we go. Yan. Kita nyo ba lahat? Siguro. Ask muna natin si Pastor Bert mag-open sa ating Bible study prayer, opening prayer po, Pastor. Opening na po. May po yung manalangin. Praise God, dakilang Diyos. Maraming salamat po muli sa isang gabing ito na kami po ay yung pinagkatagpo, Panginoon, kahit na sa Zoom. And we know that you have a purpose in everything. Kaya samahan niyo po kami, Panginoon, habang kayo ang aming tinatanghal sa aming kalagitnan, maging sa aming mga puso, sa aming pag-aaral. O Banal na Espiritu, kayo po ang aming maging tagapagturo at magbigay ng kaalaman, lalong-lalo, Panginoon, sa iyong lingkod na mangunguna at ganyan din sa bawat isa, Panginoon. Salamat po at tunay, Panginoon, ang pag-aaral ay pakinabang at nagbibigay, Panginoon, ng kalakasan at sa aming pananampalataya na kami ay patuloy na lumalago. Kaya salamat po muli sa gabing ito. Ikaw ang aming pinaparangalan sa aming pag-aaral. Ito ang aming hilinga dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen and amen. 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 Good evening po. Good evening po, Brother Bert Roque. Magandang gabi po. Si Bert. Bert, good evening. Naalala ko yung pangalan ni Brother Bert Roque. Pinagpipray natin yan pag Wednesday. Okay na po siya niya. Nagpapagaling na lang. Yeah. Pagaling po kayo. Okay, sige. Simulan na natin. Ako ba ngayon, Pastor? Tingnan ko nga yung schedule. Ako ba ngayon? Ako sino bang naka-schedule ngayon? Hindi ko maalala. Check ko lang, ha. Ano ba ngayon? Natitingnan yung schedule. On Sunday. Ah, okay. Si Kled. Pero okay, nasa, na po tayo, no? Opo. Si Kled ngayon, pero nasa, ano siya, parang Worship concert ba yun? I don't know. Mga batang gala. Sister Amy. At saka nag-facilitate sa kagabi. So, nasabi niya sa akin, eh, ako daw ngayon. So, susunod tayo sa anak natin. Good evening, Pastor Bong. Good evening. Si Sister Amy. Po. Batang ano kayo, na bumata kayo. Matanda na eh, kaya. Oh, Sister Amy. Good evening. Bata. Ay, magandang gabi po, Pastor Bong. Ay, good evening, Pastor. Bong. Glenn. Happy birthday po. Ayan. Good evening, good evening. Bago tayo magsimula,
May katanungan lang ako sa inyo. Okay. Ah, naghahang ba ako? Hindi. Hello, naghahang ba ako? Hindi po. Ah, hindi. Okay, sige. So, may katanungan lang ako sa inyo. What if, no? Halimbawa, tag nito, meron kayong hiniling sa biyanan nyo pagkatapos hindi ibinigay. Ano ang gagawin nyo? Meron kayong biyanan, tapos may hinihiling kayo sa kanya, ayaw niya ibigay. So, anong gagawin nyo? Itong pag-uusapan natin, itong magbiyanan to eh. Tsaka ano po, baka maipatulfo to. Kasi, rated SPG. So, halimbawa, nag-ask ka ng ano, ng si Mini, pagka nag-ask to ng papaluto sa biyanan niya, pinagluluto agad eh. Mas parang dududa na ako, parang mas mahal pa siya ng biyanan niya kaysa sa akin. Baliktad din naman, mas parang mas mahal ako ng biyanan ko kaysa sa kanya. So kayo, anong bawa, meron ba kayong experience na ano na kumbaga meron kayong hiniling sa biyanan niya tapos hindi ibinigay at bawa. Ano yung inyong experience niyo? Ano yung reaction niyo? O halimbawa naman, meron kayong hiningi, binigay naman. Yan. Binigay. Tapos, ano din ang reaction niyo? Yan. Anybody wants to start? Oh, wala akong natatandaan na hiniling. Maliban lang sa isa. Ako lang. Pasok yun, ha? Gandang malaki yan, ha? Malaking malaya. Sabi ni Pastor Bert, wala daw siyang matandang iniling. Sumagot si Tita Elvie, ako lang, Max. Maganda rin si Sir Elvie yung blooming, oh. Blooming? Humapayat din. Humayat ba? Hindi. Humaba lang yung buhok niya. Gagawin mo na lang para maiksi mo. Gaya ni Tita Amy. Ako lang yata, hindi pumapayat. Kalahati na lang yung pinito. Oh, sige, iniling niya sa binan niya na binigay. Meron ba kayong iniling? Binigay. Iniling ba? Naalala niyo. Meron ako mag-hiling? Ako. Bulas kong hilingin kasi ano eh. Share rin po yung hiniling ko. Ako, yung asawa ko, binili ko lang ng pizza eh. Pizza Hut. Pinakain ko lang ng Pizza Hut yung benang ko. Sabi ko, sige, kunin mo na yan. Sabi ko. Sabi ng biyanan ko, walo naman anak ko eh. Mabawas-bawasan naman tao dito sa bahay. Sabi niya gano'n. Dami, no? Naalala ko lang nihiling ko sa biyanan ko pag nasisira yung kotse ko kasi magaling sa mekaniko yung lalaki. Ah. So, ninabubuhay pa yun. Magaling na mekaniko. So, nakakatipid ako magpa-mekaniko. Magkano rin, mahal din yan eh. Ano, ang bayad lang sa kanya, pansit lang. Bibili ka doon sa pansitirya ng incheck. O di, ano na, talo-talo na. Ayan. So, maganda yung pag-uusapan natin ngayong gabi. No? Very intriguing actually. Very interesting yung story. Tsaka kakaiba. Although, another scenario of deceit, no? Doon sa pamilyang Jacob. Eh, hindi naman iba ang deception sa pamilyang to, panahon pa ni Abraham, di ba? So ito, meron na naman deception na mangyayari. So, kumbaga, another, ano, pero kakaiba to, hindi ito nakakonekta kay Joseph, pero konektado kay Jesus. No? Kasi ang reason bakit may 66 books sa Bible, ang isang qualification para mapasama doon sa 66 na yun, kasi madami pang ibang writing. Ang isang reason, ang main reason talaga, dapat it talks about Jesus. Kumbaga may something about Jesus. Kumbaga it points to Jesus. No? So sa storya natin, makikita natin yung connection nito kay Jesus Christ.
All right, so simulan na natin yung storya. Huwag na natin patagalin at exciting basahin ito. Ito ay storya ni Judah at ni Tamar. Okay, sino si Judah? Okay, natatandaan niyo naman, 'di ba? Ang anak ni ano ni Jacob, no, 12. Isa sa mga anak niya, actually pang-apat ata 'tong anak niya kay si Reuben, si Simeon, si Levi, pang-apat si Judah. Si Judah ay ito yung ano, naalala niyo last week, 'di ba? Ito yung gustong ibenta si ano, si Joseph, no, which is nagtagumpay sila, di ba? So si Judah ay naging tribe siya. Hindi lang siya naging tribe, naging kingdom pa siya. Dahil nahati yung Israel, nagkaroon ng Kingdom of Judah. Dito mabibigat yung mga ano, yung mga prophets na galing sa Kingdom of Judah. Mabibigat din yung lahi na nanggaling dito, kagaya ni King David, kagaya ni King Solomon, syempre si Jesus Christ, no, galing kay Judah. Okay. Si Paul nga pala, Benjamite, so galing kay Benjamin. All right. So basahin na natin. So Genesis chapter 38 na tayo. Imagine niyo, 38 na tayo. So nami-miss niyo ba ang walk through the Bible? So sana episode 54 na ngayon. Tapos na. So eto, simulan na natin. Umpisahan natin kay Sister Amy. Sister Amy, makikibasa po mula verse 1 hanggang verse 5. All right. Okay. At that time, Judah left his brothers and settled near an Adullamite named Hira. There, Judah saw the daughter of a Canaanite named Shua. He took her as a wife and slept with her. She conceived and gave birth to a son, and he named him Er. She conceived again, gave birth to a son, and named him Onan. She gave birth to another son, and named him Shelah. It was at Chezib that she gave birth to him. Yan. So, ano yung scenario dito? Ito yung scenario na kung matatandaan nyo, binenta nila ang magkakapatid, si Joseph. So, ano mapapansin nyo dito? So, imagine nyo, tragic yung nangyari. Tragic para kay Jacob. Pero itong si Judah, nag-aasawa pa. Hindi lang yun. May napansin ba kayo kung sino yung pinakasalan niya? Yeah. Canaanite woman. Okay, Canaanite woman. Ano yung kabilin-bilinan ni Abraham? Ano yung kabilin-bilinan ni Isaac? Ano yung kabilin-bilinan ni Jacob? Na binilate ni Ishmael, binilate ni Esau. At eto na naman, may isa na naman siyang anak. Nangursunada na naman ng Canaanite woman. No? Ang pangalan si Shua. So, ano yung kabilin-bilinan na wag gagawin? Naalala niyo yun? To come from their blood. Yeah, huwag magpapakasal sa Canaanite kasi itong Canaanite ay nag-worship sila ng ibang idols, di ba? Diyos-Diyosan. Mga Diyos-Diyosan. So, eto, direct disobedience na naman itong ginawa ni Judah. Pero in spite of that, no, ito, malamang si Joseph, ay benta na. Nandun na ito sa bahay ni Potiphar. Tapos nanganak na nanganak itong si Shua. No, ang unang anak niya ay si Er, no? Itong si Er ay medyo masama ang ugali, kaya kinuha ni Lord. No? Itong si sanganak siya ulit, si Onan, no? Tapos pangatlong anak niyang lalaki, si Shelah. No? So, yan. Okay, sige. Sundan na uli natin ang basa. Mula sa verse 6 hanggang 10. Right. Good evening, Shane. Hi, good evening, Pastor. I'm so sorry. May kinakausap ako sa phone. Eh. It's okay. It's okay. We're just starting. All right. So, makikibasa. Teacher, ikaw nang bumasa. Judah got a wife for his firstborn and her name was Tamar.
Now Judas' firstborn was evil in the sight of the Lord, and the Lord put him to death. Then Judah said to Onan, sleep with your brother's wife, perform your duty as her brother-in-law, and produce offspring for your brother. But Onan knew that the offspring would not be his. So whenever he slept with his brother's wife, he released his semen on the ground so that he would not produce offspring for his brother. What he did was evil in the sight of the Lord, so he put him to death also. Oh, okay. Ano nangyari? Ano nangyari? Medyo controversial to. So, itong si Judah, kumuha ng mapapangasawa para sa anak niyang si Er. Ang pangalan na napangasawa si Tamar. Alright? Ngayon, itong si Tamar ay nabiyuda. Kasi itong si Er ay evil, no, in the Lord's sight. Kaya kinuha ni Lord, no? Baga tinigil niya na yung paghinga. Ngayon, it's customary kasi, no? Kultura ng mga Hudyo na kapag ang kapatid mo, ang kuya mo namatay, automatic para yung tawag na ano eh, kinsman redeemer. Nangyari yan kay Ruth, di ba? Yung pinakamalapit na kamag-anak, siya yung magte-take sa'yo para makontinue yung lahi. So itong si Judah, pinakasal niya kay Onan, no? Itong si Tamar, pero itong si Onan, sabi sa nabasa ko na commentary, itong si Onan daw ay after lang sa sexual gratification, but he's not after doon sa responsibility. No, kaya tuwing sila ay magtatabing mag-asawa ay hindi niya itinutuloy yung kanyang ano, yung kanyang para mabuo yung kanilang ano. So nakita ng Panginoon ito at sabi dito, what he did was evil in the Lord's sight, so he put him to death also. Good evening, Tita Pepot. Good evening, Pastor. Sorry late. It's okay, Tita. It's okay. Okay, so ano mapapansin niyo dito? Anybody who wants to give your point of view sa nangyayari? So backtrack lang ulit ha. Si ito ay sa verse 38, naalala niyo, binasa natin last week, verse 36, tungkol doon sa pamilya ni Iso. So binasa lang natin siya kasi wala naman masyado tayong pag-uusapan dahil list lang ng family. 37, doon na inano, doon na pinakilala yung bagong bida natin. Hindi na si Abraham, hindi na si Isaac, hindi na si Jacob, si Joseph na. So nanaginip na si Joseph, tapos binenta na siya ng kapatid niya dahil sa envy. But sa 38, hindi nag-continue yung story ni Joseph. It talks about Judah and Tamar. And then 39 hanggang 50, yun, babalik sa story ni Joseph. So ito ang scenario habang binenta nila yung kapatid nila, no? Tragic sa puso ni Jacob na yung anak niya namatay. Itong si Judah naghahanap ng asawa. At nagkaroon nga ng asawa, isang Canaanite woman. So basically, disobedience na naman sa kanilang pamilya. Kasi nga ayaw silang pagkasawain ng Canaanites. So nagkaroon sila ng tatlong anak, no? Eventually lumaki. Siguro by this time, itong si Joseph ay nakakulong na or whatever, kung ano mang scenario niya, or baka governor na ng Egypt. We don't know. Malalaman natin yan in the future. So, yung mga anak niya, malaki na, binigyan niya ng asawa. Si Er, yung panganay, yung problema, itong si Er, masama daw ang ugali, kaya kinuha ni Lord. Tapos, yung pangalawang anak, si Onan, naging kinsman redeemer ni Er. So, hanggang sa kinuha rin ni Lord itong si Onan, kasi nga, may ginagawa siyang mali. Sabi dito, but Onan knew that the offspring would not be his. So, sabi niya, so whenever he slept with his brother's wife, he released his semen on the ground so that he would not produce offspring for his brother. What he did was evil in the Lord's sight. So he put him to death also. Ayan. So any point of view na gusto niyong banggitin dito, o meron kayong nakikita, or anything na parang may sinasabi si Lord sa inyo na gusto nyong i-share, or anything na gusto nyong itanong. Pastor,
Go ahead. Yung kasi kaya si Onan kinuha ng Lord or evil ang dating sa kanya kasi yung seed niya tinatapon niya sa ground. Yes, oh, pero ang bottom line talaga is yung irresponsibility. Oh, disobedience, no? Kasi supposedly kinsman redeemer siya, he will be responsible for Tamar na naging byuda and also the responsibility of continuing the race ni Judah. Kasi merong ano eh, may prophecy. Merong magiging tribe of Judah and from the tribe of Judah manggagaling si Jesus, no? So, kung walang makakabuntis kay Tamar, hindi matutuloy yung prophecy. So, kumbaga, disobedience siya dun sa prophetic future ng tribe of Judah. Saka, ano, selfish siya. Kumbaga, gusto niya lang yung sexual gratification na matatabihan niya yung asawa ng kanyang kapatid, pero ayaw niya naman ng responsibilidad. So, no, not necessarily dun sa nirelease niya yung semen on the ground, but that's part of it, but the entirety is because of his disobedient heart, no, because of his evil thoughts, and ayaw niya mag-claim ng responsibility. Lang ganun. Yeah. Mm-hmm. So let's move on. So verses 11 hanggang 15. Okay. Pabasa natin kay Sister Lenlen. Ikaw nang bumasa. 11 to 15. 11 to 15. Then Judah said to his daughter-in-law, Tamar, remain a widow in your father's house until my son Sheila grows up. For he might die too, like his brothers. So Tamar went to live in his house. The daughter of Shua died. When Judah had finished mourning, he and his friend Hira, the Adullamite, went up to Timnah to his sheep shearer. Tamar was told, your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep. So she took off her widow's clothes, veiled her face, covered herself, and sat at the entrance to Enaim, which is on the way to Timnah, for she saw that though Sheila had grown up, she had not been given to him as a wife. When Judah saw her, he thought he was a prostitute, for he had covered her face. Oh, okay. So what happened here? Anybody gusto nga mag-interpret? Sabi ni Judah sa manugang niya, kay Tamar, sige, mag-widow ka muna. Kasi yung anak ko si Sheila na bunso, maliit pa, hindi pa pwedeng magpakasal sa'yo, no? Pero sa isip-isip niya, etong si Tamar mukhang black widow eh. Alam niyo yung black widow? Yung kahit kung sino pakasalan na mamatay. So sabi niya, nako, baka mamatay din yung anak ko na si Sheila, no? Kagaya ng kanyang mga kapatid na lalaki. So ang ginawa ni Tamar, umuwi muna doon sa kanyang tatay na sa bahay. Pagkatapos, no, paraan ng mahabang panahon, itong si yung wife ni Judah na anak ni Shua, hindi Shua ang pangalan para maliyaw kanina. Ano bang pangalan ng anak ni ano, ay asawa ni ano? Hira, Hira pala ang pangalan. Itong si Hira, no, na asawa ni Judah, na anak ni Shua, ay namatay na. No? So ngayon si Judah pagkatapos niyang magdalamhati, he and his friend Hira, the Adullamite went up to Timnah to his... Sino itong Hira na ito? Dali ah, double check na dito ako. Brothers ni Adullamite name settled. Okay, sorry. At the time, Judah left his brothers and settled near an Adullamite named Hira. So, walang pangalan. Kaibigan niya si Hira. Sorry. Na-mixed up ako. Ulitin ko lang.
kaibigan niya si Hira, anak ni Shua, kasi pinangalan lang kasi anak ni Shua. Yun yung napangasawa ni Judah. But dito sa verse 12, patay na yung asawa ni Judah. So widow na siya, widower na siya. Ano, balo. Kaya pagkatapos siyang magdalamhati, itong si Hira, yung kaibigan niya na Adulamite, eh pumunta sila doon sa ano, Timna, no? Sheep shearers. Ito yung mga siguro nagbabalat nung kinukuha nila yung buhok nung ano, nung sheep para maging jacket or damit, no? Sabi dito sa verse 13, sabi, oy, nandito yung ano mo, biyanan mo, sabi ni ano, sinabihan si Tamar, no? Yan, nagsabi sa kanya, nandito yung biyanan mo. Pupunta sila sa Timna to shear his sheep, no? So magbabalahibo sila ng ano, ng mga tupa. So she took off her widow's clothes, no? Kasi pagka ikaw widow, may sinusuot sila na parang sako, you know. Tsaka nagbe-veil sila para malaman na ikaw ay nag-aano. Parang tayo mga Pinoy, naglalagay tayo ng itim na parang nagluluksa. Nagluluksa tayo, oh, kaya nakaitim tayong damit, 'di ba? Parang ganoon. So tinanggal niya 'yon. Tapos kinover niya yung mukha niya, yung sarili niya, at umupo siya doon sa entrance ng Enaim, no, which is on the way to Timna. Bakit siya umupo doon? Meron siyang plano, no? For she saw that though Shela had grown up, no, napansin niya malaki na si Shela, dapat mapakasalan na siya, 'di ba? Dali niyang pangako ni Judah, no? Pero hindi ibinigay sa kanya, no? Nung nakita siya ni Judah na nakaupo doon sa entrance ng Enaim, akala ni Judah prostitute siya kasi tinakpan niya yung mukha niya. Ayan, gumaganda na yung storya. Anong nangyari? So napagkamalan na prostitute ito si ano, si Tamar, no? Tingnan natin kung ano nangyari. Okay, makikibasa po verse 16 hanggang 18. Tita Fe, makikibasa po. Tita Pepot. He went over to her and said, "Come, let me sleep with you." For he did not know that she was his daughter-in-law. She said, "What will you give me for sleeping with? What will you give me for sleeping with me? I will send you a young goat for my flock," he replied. But she said, "Only if you leave something with me until you send it." "What should I give you?" he asked. Ayan. Niyaya niya, no? Sabi niya, akala niya kasi bayar ang babae itong si ano, si Tamar, hindi niya nakilala. No, pero ba di niya nakilala yung boses, no? Sabi niya, "What will you give me? Anong kabayaran pagka tumabi ako sa iyo?" No, sabi nitong si ano, "Mamura lang ang bayad ng araw, ano? Kalain niyo. Isang young goat lang. Kambing lang yung bayad sa prostitute, ano?" Sabi dito, sige, papayag ako, bayaran mo ako ng kambing, kaso wala naman yung kambing dito dahil nandun siya sa entrance ng Emne, ano? Entrance ng Enaim. Eh yung kambing nandun pa sa Timna. So daanan lang naman yun eh. So sabi niya, "Ibigay mo ako ng ano, parang resibo na bibigay ko sa yung servisyo na gusto mo, pero bigyan mo ako ng something that belongs to you para pag kinling ko yung price ko, yung aking fee, professional fee, eh meron ako ipapakita na ito yung resibo." So tinanong siya ni Judah, "O sige, ano bang gusto mo? Anong resibo ang gusto mo?" Ayan, basahin natin dito sa garugtong ng verse 18. Ayan, verse 18 hanggang 21. Ayan. So, kindly read it. Pastor Bong, are you there? Okay, Pastor. Pastor Bong. Okay, 18 to 21. "What should I give you?" he asked. She answered, "Your signet ring, your cord, and the staff in your hand." Mm-hmm. So he gave them to her and slept with her, and she became pregnant by him. She got up and left.
then remove her veil and put her widow's clothes back on. When Judah sent the young goat by his friend, the Adullamite, in order to get back the items he had left with the woman, he could not find her. He asked the man of the place, "Where is the cult prostitute who was beside the road at Enaim?" Oh, ayun na. Ang tanong niya no ni Judah, anong risky bang gusto mo? Ang sabi ni ano ni Tamar, ibigay mo sa akin yung signet ring, yung cord at saka yung staff in your hand. Okay, no? Para yan yung resibo ko, para pag ibibigay mo na yung kambing mo sa akin, meron akong papakita na katunayan na ako yung prostitute na yung ana nagsilbi sa iyo. Ngayon tanong ko sa inyo, bakit tiningin niya yung signet ring, yung cord at yung staff? Anong rason? Status. Status, very good. Galing talaga ni Tita ano, Tita Lenlen. Status kasi signet ring is about status, yung cord, no? Ibig sabihin pag meron kang cord, it means something, no? Yung signet ring muna. Ano yung ibig sabihin ng signet ring? Parang ano yun? Ano nga ba yun? Ano yung wealth? Yung mayaman? Signet ring, parang pera na yun, diba? From the word power. From the word power. Signature. Signature. Kasi, alam nyo, noon wala namang signature eh. Diba, bibili ka, credit card. O, anong gagawin mo sa last transaction? Sabihin, please sign, di ba? Para nagpapatunay na ikaw yung bumili, signature mo. Nung araw, walang signature na susulat mo yung kamay mo o pipirma. Ang pirma noon, sa signet ring. Kaya dun kinuha yung word na signature. Yung signet ring ay singsing na kung saan ang design ay unique sa pamilya mo. So yun, inilulubog yun doon sa tinta or nilulubog yun sa may parang kandila at yun ay pang-seal or pang-seal ng letra, pwede rin pang pagka nagkasundo kayo na halimbawa, bibilin ko tong lupa na to. O, ang itatatak doon sa parang document ay yung signet ring. So importante yun kay Judah. Hindi pwedeng mawala yun dahil pambili yun eh. Kumbaga parang iniwan niya yung credit card niya. So pag ginamit ni Tamar yun, makakabili siya ng hindi lang isang kambing. Mabibili niya yung buong kambing. Kumbaga yung kambingan, mabibili niya. Dahil nga mayaman itong si Judah eh. Diba? Eh, alam niyo naman, mayaman itong si Jacob. Diba? So, tapos yung hindi lang signet ring, pati yung staff in your hand. Diba? Bilang shepherd, ay may mga staff sila. So itong mga staff na to, usually ang staff kasi yung parang merong ano, parang may arkong ganun. Usually doon nila inuukit, no, kung ilan yung number ng kanilang goat, mga lamb. So nandoon parang din document nila doon. So importante din kay Judah to kasi nandoon yung numero ng kanyang mga ano, ng kanyang mga nandoon yung account, no, ng kanyang mga ano mga tupa. So dahil importante sa kanya itong mga bagay na to, importanteng makuha niya to kay Tamar na hindi niya alam na si Tamar pala yon. Ang isa pa, it signifies din, no, na it's a prophetic vision about signet ring, sabi ni Sister Lennon, about authority, no, shepherd, staff. It signifies na matutuloy na yung prophetic vision na ang Lion of Judah na si Jesus will come from the tribe of Judah, no? Kumbaga kasi dahil sa deception na to, all things work together for good for those who love God and called according to his purposes. Kahit na deceptive na deceiving itong si Mandaraya itong si Judah, kahit na deceive ni Tamar si Judah, pero ginamit pa rin ng Panginoon yung pagkakataon na yun para to use it for a future kumbaga reference, no? So lumalabas sa pangyayari na to, no, pinapakita na God is in perfect control kahit na kung ano-ano pa iniisip nila, kahit na itong si
sabi nga, masamang pakinggan, no? Parang nagparaos lang itong si Judah. Dahil nadaan doon, kumuha ng prostitute. Ang tawag nga, cult prostitute. No? Kasi ang cult prostitute, ang ibig sabihin, kulto. Kasi during those times, may mga simbahan, sinagoge, or mga temples na kung saan sa labas ng temple ay may mga prostitutes. So walang pinagkaiba. Diba? Pumunta kayo sa simbahan doon sa Maynila, sikat na simbahan doon. Sa labas noon, meron nagbebenta ng pamparegla, may nagbebenta ng pampalaglag. Yung parang kumbaga, very, very, ano, very ironic na yung simbahan about a place of holiness. Then sa labas, kung ano nang binibenta, kaya nagalit si Jesus, di ba? Pinagtutomba niya yung mga ano, ginagawa niyong palengke itong, ano, itong templo ng Diyos, di ba? Tapos, ganun din, kahit sa panahon ngayon, kung ano-ano yung binibenta. Even, ako yung nag-work, no? Matagal ako nag-work sa Isitan Recto bilang manager ng Jollibee. No? Ako yung store manager doon sa may Isitan Recto na nasa loob na Jollibee. Nasa loob ng Isitan Recto na Jollibee. No? Ako ay market ko yan. Yung Quiapo area, Recto, no? Divisoria, yung buong area na yan. So, kumbaga, lahat ng tao dyan ay merkado kung saan ako nagsisilpi. At ako ay patunay na tuwing Biyernes ay nandyan yung Quiapo na, ano yun? Quiapo, Simbang Quiapo, pag Biyernes. At yung Quezon, Quezon Avenue, hindi, Quezon Boulevard, iba yung Quezon Avenue. Quezon Avenue nasa Quezon City. Ito ang tawag ito, Quezon Boulevard. Yung street kasi na yan, yung iconic street na nasa harapan ng Quiapo Church, ay Quezon Boulevard ang tawag doon. At sa Quezon Boulevard na yon ay pugad ng mga prostitute. Oh, so sa labas mismo ng ano ng simbahan ng Quiapo. Kaya pagkasweldo namin alas tuwing a 4 tsaka a 20, no. Inaabangan ko na yung mga crew. Oh, kasi pumupunta doon eh. Madami kasi yung pub house doon eh. So inaabangan ko na yung mga crew. Abangan ko sa labas, dadaling ko sa church namin sa San Juan. No, doon kami magba-Bible study ng purpose-driven life. Kasi pag hindi ko sila nakuha, hindi ko sila nahakot, makukuha sila ng pub house na katabi ng simbahan ng Quiapo. So, kumbaga, uso noon, uso rin ngayon. Ganun, ano? So, ito yung sitwasyon nila. Tawag nito itong si Tamar, nagpanggap na prostitute. At ito, sa tawag ng laman, ang kanyang biyanan ay nagparaos, kumbaga. At meron palang implikasyon yun. Ngayon, nung kinukuha niya na yung kanyang signet ring, kanyang cord, at saka yung ano, kanyang staff, eh mas mabigat 'yon kaysa doon sa isang ano ang mura ng bayad, isang goat lang, no? Imagine niyo 'yon. So ganun ka ano ka mura yung puri ng tao nung araw, no? Pero hanggang ngayon din naman eh, kumbaga people will just pay anything less, no, para sa ganitong mga pagkakataon, no? Kasi sabi nung kaibigan niya si Shua, si Hira, sabi, nasaan na yung cult prostitute dito na nandun sa road ng Enain? Sabi nung pinagtanungan niya, ah, wala namang prostitute dito. Wala naman nakatambay dito ng prostitute. Walang ganyan dito. O yan, basahin natin yung susunod na pangyayari. Ayan. Bago natin basahin yung susunod na pangyayari, meron ba kayong gustong ibigay na input sa nakikita nating storya, saan papunta? Ano ang nangyayari? Anong gusto niyong itanong? Ano ang implication nito? Or any parang gusto niyong i-share? Anybody? Pastor, bakit hindi niya makilala ni Judas si Tamar? Kasi nagtakip siya eh. Nagtakip siya ng mukha, no? Hindi. Eh, di ba... nagparao siya doon, di ba? Tinanggal ang takit ng mukha. Malamang. Malamang, hindi niya tinanggal. Kasi, it's not making love. It's having sex. No? And usually,
usually pagka ganitong situation, they don't really lift up all their garments, no? But just, kumbaga, lift up the lower garment and do it. Kumbaga, hindi talaga for the purpose of making love, kagaya ng isang mag-asawa. It's just for the purpose of, yun nga, from the word itself, makaraos, makatapos, no? Mm-hmm. Then after the like a 10-minute, 15-minute thing, so he's gone, he's done. Yeah. So hindi talaga, maaari hindi niya tinanggal or I mean, parang binaba niya lang siguro yung lower garment niya. Kasi ang gusto niya lang naman, she's not even interested kay Judah. She's not even in love kay Judah. But she wanted yung seed ni Judah para magpatuloy. Parang hindi niya kilala yung kamag-anak niya na... Hindi niya kilala yung kamag-anak niya na pinakasalan ng anak niyang dalawa na namatay, di ba? Hindi niya kilala yung tao totally. Most probably hindi. Yeah, most probably hindi. Hindi siya ganun ka-interesado. No, kumbaga. Kasi nga, wala siyang plano na ibigay si Sheila. Kumbaga, dineceive niya. Sabi niya, uwi ka na lang sa bahay niya. No, kasi bata pa yung anak ko, sabi niya ganun. Di ba? So parang naghang sila. Pastor, hindi niya... Siguro po, Pastor, sa ano ko lang, hindi niya rin inaakala ang kanyang manugang ay mag... ganito yung... maging prostitute. Opo, opo, tama. Alam niya talagang malinis siya at nagtiis siya. Inintay na yung pinakabunsong anak eh. Sabi niya, hintay mo yung bunsong anak ko. Pero actually, si Judah, kagaya ng tatay niya, eh, manliling lang. Parang nilinlang niya rin yung manugang niya. Hindi niya binigay yung pinangako. Opo. Kaya I believe itong si manugang, eh, desperado talaga. Mm-hmm. And I believe in sa kanilang kultura as a pagan, it is sa hello. Diyos at sa ama niya, no? Pinagbilin ng ama na huwag kayong kumuha ng Canaanite woman because they are pagans. They don't believe in God. And yet, sinuwa niya. No, ito yung makikita natin kay Judah na disobedient siya sa una, sa Diyos, no? Opo. Kasi sa, yun ang inutos ni Yahweh na kay Abraham, kay Isaac, sa kanyang tatay, kay Jacob, na huwag silang mag-asawa ng mga Canaanite o mga pagano, kundi sa kanilang lahi dapat. Mm-hmm. Ito makita natin, hindi sinunod ni Jacob, no? Mm-hmm. Na naging ang kanyang kapasiyan o yung sariling kagustuhan. Yeah. Yung love, no? Kita natin dito, yung sinasabi ni Pastor, upang makaraos lang siya, supposed to be, nagluluksa siya, no? Yeah, yeah. Kay Joseph. Pero ilang linggo pa lang. Nagano na siya. Siguro nag-isip niya siya na para siguro pupunta ako sa lugar nito, merong fiesta or At sa ginawa na lang niyang yung reason na yung mga tupa ay babalatan ba or babalahibuhan. Oh, babalahibuhan para matanggal yung kanyang lungkot, no? Yeah. Pero actually, it is not, no? Makikita natin dito, ang goal niya talaga ay magganap ng makasiting niya. Yeah, kasi namatay asawa eh. Yeah. Mm. So dito rin, because of desperate, no? Itong nakita niya siguro itong father-in-law niya, na balita niya nandun, at nilinlang na siya, well, wala na akong chance, siguro sabi niya. Para yung pinangako nga ay matupad. Mm. Pastor, may question ako. Go ahead, Jane. Yeah, what is the thing na sabi mo yung kanina, yung ring symbolizes na parang credit card? I mean, where did you get it from though? How did you know about it?
It's a cultural cultural thing sa Israel. Not just Israel, but historically, that's how they live, no, dun sa entire Middle East. No, not just Middle East, dun sa mga kingdoms ng European kingdoms, ganun din, no? Signet ring talaga ang ginagamit nila, no? So you will if you are watching yung mga halimbawa, mga Game of Thrones, yung mga usong mga pinapanood ngayon sa Netflix ng mga kabataan, no? Mapapansin mo doon, lumalabas yan, eh. Yung mga ganung mga details, no? Yun yung pang-stamp nila. I don't know if you will remember also yung parable of the lost son or the prodigal son. When he came back, nasabi ng tatay, no, magpaano kayo, magpagkatay ng mga baka. May piyesta tayo. Dumating na yung anak ko na patay na buhay muli. Tapos pinadamitan niya. Tapos ang ginawa niya, binigay yung signet ring niya. So ibig sabihin, no, binabalik yung authority. Kasi kung matatandaan nyo, nung bago umalis yung anak, hiningi niya yung half nung kanyang mana. Tapos in-squander niya sa ibang lugar. Pero pagbalik niya, ibinalik yung signet ring. Ibig sabihin, ibinabalik yung authority doon sa pagmamayari. If you will notice din sa pagbasa natin patungkol sa life ni Joseph, pag naging governor na siya sa Egypt, ganun din, binihisan din siya, binigyan siya ng chariots, ginawa siyang governor ng Egypt, plus binigyan din siya ng signet ring ni Pharaoh. Yung signet ring ni Pharaoh nilagay sa daliri niya kasi ibig sabihin nun, authority and power. Kapag yun, in-stamp niya yun, makakabili yun ng lupa. Pag ni-stamp niya, pag sinabi niya, papatay niyo yung si ganito, ni-stamp niya doon sa letter, yun din yun. Kumbaga, yun yung purpose ng signet ring. Kumbaga, it's a historically known. Kumbaga, parang ganun. Yeah. At doon galing yung word na signature, kaya meron tayong word na signature. Sa signet, parang ganun. Signet, at yung word na sign, di ba? Sign, doon galing. Anything else? Yes, Pastor. Go ahead. Hindi ba tumatanda si Tamar? Hindi ba nakadalawang asawa ilang generation na yun? Mm-hmm. Maaring ang ano kasi nito, ang tingin ko lang, ano, titingnan mo siya, maaring halimbawa, 20 years old siya or 18 year old siya na pangasawa niya si Er na same age siya probably. No? Tapos namatay, na pangasawa niya halimbawa si Onan. Na sabihin natin na 19 years old lang o 18, by that time, probably itong si Shela, yung pangatlo, hindi naman malayo yung agwat. Sabihin mong 18 si Tamar, halimbawa lang, ano, or 20 anyos, maring 15 anyos pa lang itong si Shela. So yung hinintay niya na panahon, hindi naman ganun katagal. So hindi pa siya ganun katanda. At nasa childbearing age pa siya. Parang ganun. Nasa kalendaryo pa. Nasa kalendaryo pa, kumbaga. Pag mawala sa kalendaryo, punta ka daw sa thermometer. Eh pero wala namang posible sa Diyos eh. Si Sara nga, 90 years old na nanganak eh. Ah, diba? Eh, kasi meron pa sa may prophetic. Hindi naman si Tamar, diba? Kalahi nila. Ah, hindi binanggit, ano? Hindi binanggit na kung kalahi nila si Tamar o hindi. No, or kung Israelite ba siya, Mudyo ba siya, or pero ang binanggit kasi yun na pangasawa ni Judah, no? Mm-hmm. Well, most probably, let's say halimbawa, since nagkamali si Judah, sabihin natin tinuwid niya sa anak niya, kumuha siya ng Mudyo, or probably dahil talagang baloktot tong si Judah, ang ginawa niya, kinuha na niya rin ng Canaanite women. Na woman itong si anak niya si Er na si Tama, no. Probably pwede siyang Hudyo, probably pwede siyang Canaanite, no. Pero the way she thinks, deceiving din eh. Alam 'yun. or probably sinisecure niya lang yung sarili niya, no, kasi meron kasi isang perspective dito, economically she needs to secure kasi nakapasok ka na sa pamilya na 'yun ng mayaman eh. So you need to secure your future. So you need really, kasi technically, legally, lawfully,
pwede mo mapangasawa si Sheila. Dahil yun ang sinasabi ng kanilang cultural ano kumbaga yung kanilang culture, no? So meron kang right doon. May cultural right ka. Ang problema, pinagdadamot ni Judah kasi nga black widow ka, baka mamatay na naman yung anak niya. So ang ginawa niya to secure it, dineceive niya si Judah. So bakit? Kasi nga gusto niya nga na talagang magkaroon siya ng something to do with the Judah's clan or Judah's tribe. Kasi siya yung magiging ano, eventually, kumbaga, ang tawag doon, mother queen. Dahil sa yung ano eh, meron siyang access sa kayamanan at ano. So meron siyang ano, maring meron din siyang tinatagong hidden na ano, na mga balak-balak, no? Pero I don't know, kasi hindi naman binanggit eh. Pero ang lumalabas dito, ang makinang talaga, ang very glaring, ay itong si Judah na deceptive at saka itong si si Tamar na naisahan siya. So sabi nga eh, deception begets deception. Yeah? O ituloy natin yung kwento at ipabasa natin kay Sister Jasmine. Ayan, Sister Jasmine, tuloy na natin yung kwento. Pakibasa po. 24 hanggang 25. Sige po. About 3 months later, Judah was told, "Your daughter-in-law, Tamar, has been acting like a prostitute, and now she is pregnant." Mm. Bring her out, Judah said. Mm. "Let her be burned to death." Mm, naku. As she was being brought out, she sent her father-in-law this message: "I am pregnant with the man to whom these items belong." Mm. And she added, "Examine them. Whose signet ring, cord, and stuff are these?" Mm-hmm. Ano napansin nyo? Naku, eto na, hypocrisy. After 3 months. Hypocrisy level 100. Ano napansin nyo dun sa, ano, sa storya? After 3 months, nalaman, may chismis si Marites. "Hoy, yung manugang mo, sabi, Judah, si Tamar, eh umaarte-arte na parang ano, prostitute doon, no? At ngayon, ang bali-balita, eh buntis." Anong reaksyon ni Judah? Ang ganda nito, i-highlight natin. Ayan. Anong sinabi ni Judah? "Palabasin nyo ngayon, babae na yan, at sunugin natin hanggang mamatay." Ito yung tinatawag na hypocrisy. Di ba? I mean, bakit hindi hypocrisy? Teka, ikaw nga eh. I mean, ikaw nga. Kumuha ng prostitute eh. Tapos gusto mong sunugin yung manugang mo. Di ba? At ang pinakamalamig na tubig na binuo sa kanya dito eh, sabi. No, nung nilabas na si Tamar, ang sabi niya sa biyanan niya, "Ay nabuntis po ako ng lalaki kung kanino ito ay kanya, pagmamayari niya. Paki-check na lang po itong signet ring, cord, staff, and ito mga to." So, ano mo sasabi niya doon? Galing ni Tamar. ano masasabi niya doon? Ako naman. Diba? Niya. Ano po? Ang galing ng strategy niya. Yeah. Galing ng strategy ni Tamar, ano? Oh. Matalino si Tamar. Matalino si Tamar. Naisahan niya si Judah. Kasi una, parang ang talino ni Judah. O sige, eh, hindi ko na ibibigay sa'yo si Sheila. Eh, mukhang lahat ng anak ko namamatay pag napapangasawa ka eh. So sabi ko, umuwi ka na sa tatay mo at paglaki, bibigay ko sa'yo. Pero lumaki na. O may ring age na, hindi naman binibigay. O akala niya, matalinong matching na siya. Eh, inisahan siya. At ang tinatawag nga nila, sabi sa mundo, hindi naman tayo naniniwala sa karma. Pero ang tawag ng mundo dyan, karma, di ba? O, eh tayo, naniniwala tayo sa sow and reap. Kung anong tinanim mo, yun. Yun din ang aningin mo. No, yun yung version natin ng karma. Kasi mga Indian, yung mga Hare Krishna, whatever, no, they believe in karma na kapag ginawa sa'yo, eksakto yun ang gagawin sa'yo. Eksakto, hindi tayo naniniwala doon dahil meron tayong mapagpatawad na Diyos. Eh kasi hindi naman pwede mag-apply sa yung karma pag pinatawad ka na ng Diyos. Eh, di ba? Pero ibig sabihin, yung sow and reap, doon naniniwala tayo. Anong tinanim mo, yun naman.
Yun ang aanihin mo. Nagtanim ka ng deception. Ayan, oh. Dineceive ka. Ang masakit pa nito, nasa highlight ka ng ilabas nga yung babae na yan. Kaya imagine nyo ba yung scenario nila na parang gusto niya pang hiyain sa maraming tao itong si Tamar. Ang problema, nag-backfire. Siya ang napaya. Diba? Sabi niya, ah, nabuntis nga po ako. Totoo yun. Kaso lang, yung nakabuntis sa akin, kanya po ito, itong signet ring, itong cord, at saka itong ano, yun siya po yung nakabuntis sa akin. Ano kaya reaction nitong si Judah? Ano? Si Judah. Reaction. Doon ako, parang sarap, ano yun, sarap panoorin ito doon sa, ano, yung parang mag-time travel ka. Tapos, nandun ka lang sa gilid, nanonood ka doon sa senaryong to. Parang sarap bato nga si Judah, be, buti nga. Kasi ikaw eh, magulang ka masyado. Matuloy nating storya, tapusin na natin. Ayan, Brother Aldrin, pakitapos yung story, ano yung nangyari sa 26 hanggang 30. Judah recognized them and said, "She is more in the right than I, since I did not give her to my son, Sheila, and he did not know her intimately again. Mm. When the time came for her to give birth, there were twins in her womb. Mm. As she was giving birth, one of them put out his hand, and the midwife took it and tied a scarlet thread around it, announcing, 'This one came out first.' Mm-hmm. But then he pulled his hand back. Out came his brother, and she replied, 'What a breakout you have made for yourself.' So he was named Perez. Then his brother, who had the scarlet thread tied to his hand, came out and was named Zera." Okay, unique na unique ng story talaga na ito. Madaming pasabog eh. Dito muna tayo sa verse 26. Ano napansin nyo? Judah, recognized. Oo, akin yan, sabi niya. Pero kanina, hypocrisy, nung nabuking na siya, ano nangyari? Then, nagpakumbaba, ano? Sabi niya, nako, ay mas tama siya kaysa sa akin. Sabi niya gano'n. Dahil hindi ko binigay yung anak ko si Sheila, eh, kumbaga, at hindi ko alam na nakipag-ano ako sa kanya. So, umamin naman, in fairness, di ba? Umamin naman tong si Judah. Pero dito sa 27, medyo kakaiba. Yung anak ni Judah at saka ni Tamar, twins. Oh, when was the last time ba na ano na narinig niyo yung twins na anak? Abelet kain. Okay. Meron pa. Jacob and Esau. Jacob and Esau. And Jacob and Esau. Ano nangyari kay Jacob and Esau? Sino ang panganay? Esau. Si Esau, 'di ba? Anong ginawa ni Jacob habang lumalabas sila doon sa nanay nila? Ha? Nakipag-unahan din. Nakipag-unahan. Ginawa niya, binatak niya yung paa ni ano, di ba? Ni Esau. Esau. Di ba? So kasi gusto niya, kanya yung birthright. Baby pa lang yun, ha? Talaga tong lahi nitong si Abraham, oh. Medyo may mga kalokohan talaga. Ito ngayon, itong si, ano, ito kakaiba. Pero na-weirduhan ako sa, ano, ha, sa diskarte nilang ng kumadrona. May lumabas na, na amay. No, ang lumabas, ang pangalan niya si Zera. So para matandaan na ito yung nauna, nilagyan ng scarlet na ano na tali. Ang problema ay pinasok uli yung kamay. Pinasok uli yung kamay. Tapos lumabas si Perez. Sabi ng mga madrona, "What a breakout you have made for yourself." Sabi niya, "Ang galing mo naman, inunahan mo yung kapatid mo." So baliktad to, no? Baliktad. Yung bunso ang nauna. Uh-huh. Yeah. Tapos ang pinangalan sa kanya, Perez, no? Kasi nga, nauna siya. Tapos yung kapatid niyan tinawag ay si Zera kasi dahil na may scarlet thread may sinulid sa kanyang kamay. So, baga, anong implikasyon nito? Bakit? Si Perez kasi, dyan manggagaling si Jesus. Sa linya na yan. Hindi kay Zera. Right? So, may breakout siyang ginawa. Sigur, tinabig yung kapatid na, teka, mauna ako. So, unique lang, ano? Kasi, kumbaga, ayaw yung anakan tong si Tamar, eh, hindi lang isang anak ang binigay. Twins pa. Diba?
para to ensure talaga yung lahi ng Judah ay continue, di ba? Very interesting, di ba? Very interesting yung story. In fact, very entertaining. Pangtulfo eh, no? Nakikinikinit ako na ano, inireklamo ni Tamar si Judah kay Tulfo. Eh, yun nga po yung binang ko eh. Idol Rafi. Eh, inanakan niya ako, hindi niya. Anyway, take away. Ano ba ang natutunan niyo dito sa gabi na ito? Ayan. Pastor Bert, makikisuyo lang. May kukunin lang ako sandali. Pakitanong okay. Sila isa-isa yung take away. Babalik ako sandali lang. Oh, yan po. Yung tanong ni Pastor sa atin. Ano po yung mga natutuhan natin sa kwentong ito? Ano yung bang pabalot nyo o take away? Huwag manloloko at lolokohin ka rin. Huwag kang maging tuso. Huwag nang mag-tuso at merong babalik din sa'yo. Kung ano yung tinanim mo, kalokohan din ang balik sa'yo o ito ay ahanihin mo rin ay kalokohan, ano? Whatever you sow, sabi nga, ito ang iyong ahanihin. Mm-hmm. So meron pong consequence, ano? Yung mga ginagawa natin. Kung ito ay hindi naayon sa Panginoon, eh merong karampatang kaparusahan o hindi maganda, no? So nakita natin sa una pa lang sumaway na si Judah sa mga utos ng kanyang mga ama, ng kanyang ama at ng kanyang mga ninuno at sa utos ng Panginoon Diyos, no? Na huwag makipamatok sa mga hindi mananampalataya. So ano pa po ang makukuha nating mga takeout dito? Sister Rainy, thank you po doon sa takeout na 'yon. Okay po. Okay. Takayin po Pastor, ang pangako dapat po tinutupad. Kasi po dapat po di po ba si Sheila na dapat yung susunod. Kaso ayaw po ibigay. So dapat po tinutupad kung ano yung pangako. Okay, yeah. So yun, sabi nga dun sa huli, mas matuwid siya, sabi niya, no? Kesa sa akin, sapagkat alam niya yung karapatan ni, yung manugang niya. Si Judah ay niloko siya, no? Na... hindi binigay yung kanyang bunsong anak sa kanya. So that's why it is important to, sabi mo Brother Algren, na kapag nangako ka, dapat to pa rin, no? Yeah. So we must be truthful enough, no? Na once we made a covenant or a promise, we must see to it, we must not break it. Pero sabi nga nila, promise are made to be broken. They are not to be kept. Pero alam natin kapag nangako tayo sa Panginoon ay dapat nating o meron man tayong mga pinangako, no? Para yung integridad natin bilang mananampalataya ay hindi masisira, no? Kasi hindi lamang tayo ang masisira kundi rin ang Diyos na sinasamba natin. Magre-reflect 'yon. What you believe and what you say, it must go together, ne? Yung conduct mo at saka yung doktrina mo dapat magkasabay yan. Kung ano yung sinasabi mo dapat tinamumuhay o tinatayuan mo. Tama yan, Brother Aldrin. Walk the talk, Arthur. What you have promised, you must bring it dapat mong tuparin. Okay, thank you. Okay, Pastor, nandiyan na si Pastor. Opo, tsaka Pastor, di ba, sabi nga, let your yes be yes and no be no. Mm. Di ba? Walang gitna-gitna. Kumbaga, nangako ka na dun sa tao eh. Kumbaga, dapat, tinupad mo. Mm-hmm. Di ba? Ita nyo, kapag may sinabi tayo, hindi natin ginawa, nagbabackfire din sa atin. Yes. Di ba? Yeah. Kaya sasabihin nila, ganito pala yung mga Kristiyano, hanggang salita lang sila, hindi sila marunong tumupad sa kanilang mga sinasabi. So yun po, maging maingat tayo. Sabi nga ni Pastor, pag sinabi niyong yes, dapat yes. Kung no, no. Okay. Isang patunay kasi Pastor na Kristiyano tayo
is that we hold on to what we promised. Mm-hmm. We deliver, kumbaga. Okay. Tapos, ano rin, mag-honest tayo no, doon sa napagkasunduan. Mm-hmm. Diba? Kung hindi, babalikan din tayo. Actually, hindi na nakakatakot yung balik nung katransaksyon mo eh. Yung pag binalikan ka ni Lord. Diba? Kasi, eh, imagine mo, evil si Er. Oh, kinuha yung buhay. Evil si Onan. Kinuha yung buhay. Eh kung ganun pa rin ngayon, eh, di nako eh. Nabuti nga, hindi na ganun noon. Kasi parang andali lang mamatay, di ba? Pag nababasa mo sa Bible. Mabuti nga ngayon eh. Baga, mahaba yung ating ano grace, no? Huwag din natin, ano, huwag din natin abusin. Abusuhin. Yeah. Ano pa? Ano pa ang inyong natutunan? Do not judge. Do not judge. Do not judge kasi tawagan ito, you yourself, you know, you have a lot of things to you know, you have wood in your eyes too. So he's been judging Tamar as a prostitute, but he's doing something wrong too. So don't be quick to judgment. Umpisa niyang ginudge si Tamar. Ang sabi niya, black widow tong manugang ko na to. Kapag binibigay ko yung anak ko, namamatay. So, inclusivein ko siya. Judgment agad yun. Kumbaga, yung kasalanan ng mga anak niya, hindi niya in-acknowledge the reason kung bakit kinuha ni Lord yung mga anak niya kasi evil sila. Ipinasa niya yung kasalanan, yung sisi kay Tamar na kapag ka pinapakasalan mo, namamatay. Hindi ko bibigay sa sisila. So, judgment number one yun. Sabi ni Shane, judgment number two, dinudge niya yung prostitute. Di ba? Tapos, nung nalaman niya yung prostitute, yung kanyang manugang na nabalita, dinudge siya agad. Sabi, labas nyo nga dito yung babae na yan. Di ba? Parang hihiyain niya. Di ba? Samantalang eh siya, eh, customer siya. Kasi minsan, ba't ganun, ano? Kumbaga, parang yung society, masyadong mabigat ang tingin or hindi patas yung tingin doon sa prostitute sa nagbebenta ng aliw. Parang siya lang ang nagkakasala. Kasi tingnan din natin yung kabilang partido. Wala naman prostitute kung walang customer. Di ba? Kung may kasalanan silang ginawa, that is fornication. Teka, hindi lang prostitute may kasalanan doon. Pati yung kliyente, di ba? So lumalabas, ang kliyente, customer lang. Biktima pa, parang ganun. Ang masama yung babae. Pero sa maaaring sa ano yan, sa mata ng tao. Di ba? Pero sa mata ng Diyos, parehas may kasalanan yan. Di ba? Halimbawa, si congressman, nahuli, may kasamang prostitute sa motel. Nabidyohan sila. O, headline. Ang masama, yung prostitute. Kasi walang kwentang babae. Si congressman, hindi, lalaki lang talaga yan eh. Nagpapagpag lang ng malas. Parang, eh, ganyan talaga, barako talaga si congressman. Ganyan talaga mga, ano, mga magagaling na lalaki na bababae. I mean, parang na-highlight pa siya na, ano eh, na okay siya, di ba? Pero sa mata ng tao yun. Sa mata ng Diyos, hindi. Parehas kayo may kasalanan. Baga, parehas kayo mali. Diba? Kaya do not judge. Huwag tayo mag-usga na kahit sa inyo. Diba? May makita tayo na nagbibenta ng aliw, bis na pandirihan natin, eh, kausapin natin, tulungan natin. Kung ano matutulong natin. Pero huwag masyadong malapit, Pastor Bong, kasi mamaya maging customer tayo, kaya dapat kalayo rin tayo ng bahagya. No? Bigyan lang natin ng donut. Kasi naalala ko nun, eh, may kaibigan ako, eh, nagbibigay kami ng donut sa mga bata sa may Maynila. Eh. Sa mabining. Di ba daming batang hamog doon? Ibigyan namin ng donut. Tapos, sishare kami ng gospel. Sabi nung kaibigan ko, bro, sabi niya, nakakasawa nang mag-share sa mga street kids. Pasukin naman natin yan sa ermita. Yung mga ano, dami dyan, mga kalapating mababang lipat. Sabi ko, subukan mong pumasok dyan. Lalabas tayo dyan. May hawak na beer sa kamay. At saka malamang, customer tayo. Kumbaga, hindi tayo tinawag dyan eh. Hindi lang tayo sa bata. Pag pumunta tayo dyan, malamang
dahil red-blooded, hot red-blooded male tayo, pwede rin tayo matangay, di ba? So, baga, yun, maging mapanghuska, di ba? Lahat tayo may kahinaan. Yan. How about the others? Take away. Sa akin, Pastor, ano? Go ahead po. Okay. Observation ko, ang daming twists and turns ba ng Juan, istoryang ito, deceptions, ganun. Pero, ang bandang huli, yung plano ng Diyos, hindi nababago. Kahit na anong gawin ng mga characters, ginawa ng mga characters na yon, isa pa rin yung pupuntahan, which is yung plano nga ng Diyos. Yeah, it goes the same way, Pastor Bong, sa buhay natin. Even though we think so, we live na evil life. We're greedy, we're envious, we're crooked. And yet, when we receive Jesus as personal Lord and Savior, when we repented, lahat ng pangit pa nga na nangyari sa buhay mo, minsan gagamitin pa ng Diyos yan for His advantage. Diba? So, kahit anong pilit natin na gawing mali sa buhay natin, kapag ka pinulot ka ng Diyos, magiging ano pa yun? Magiging, kagamit-gamit pa yan. Magiging testimony pa yan. Right? So, yeah. Kahit anong pangit, anong nangyari. Basta tayo lumapit sa Diyos, gagawin yung testimony yan. At saka, di ba, sa sinasabi ni Pastor Bong, obviously, no, isang magandang takeaway is God is in perfect control. Yeah. Kahit gaano ka volatile, eh, ang daming nangyari, ang daming twists and turns. Eh. Kumbaga, kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang isip, kanya-kanyang deception, pero sa bandang huli, siya pa rin mananaig. Di ba? Lalabas pa rin ang katotohanan at lalabas pa rin yung purpose niya. Di ba? So hindi niya naman na hindi niya ano ah, pansin niya hindi niya pinapakialaman yung ano yung binigay niyang free will ah. Yun kasi ang problema sa free will, volatile. Ngayon isipin mo mabait ka, isipin mo nasa Diyos ka, bukas pwede kang pumatay ng tao eh. Volatile, anything can happen. Ano, pwede kang mag-react ng mali sa buhay mo. O, halimbawa, kanina umaga nag-worship ka sa Lord, attend ka ng church. Mamayang hapon, mainit na ulo mo, nakabaril ka na, pwedeng ganun. So, it's because of your free will. Hindi niya pinapakailaman yung free will mo eh. No? So, importante sa atin, gamitin natin yung free will natin ng tama, ng base sa kalooban niya. Di ba? So, dito, volatile, ang dami nangyayari mga sitwasyon, pero yung Diyos in perfect control. Hindi niya kinokontrol yung tao, pero whatever the outcome ng maling desisyon nila, no, basta ma-realize mo lang na mali ka at tumingi ka ng tawad, then He will recover you. Yun ang maganda doon. No, He's in the business of recovering people. Eh. Yeah. Anything else, Pastor Bong? May dadagdag ka? Kwan Pastor, yung isa pa, yung playing field is even ba sa lahat? Makasalanan ka, yeah, or namumuhay ka ng maayos, o mabait ka, but if you turn to God, ask for forgiveness, wipe out lahat ng kwan mo, yung playing field, kwan ka na, new slot, parang panibago lahat, panibagong buhay. Yeah. So, yun yung chance na binibigay ng Diyos sa atin. Yeah, so, sabi nga eh, ng salita ng Diyos, there's no condemnation in Christ Jesus. The new has come, the old has gone. Di ba? Bago ka na. I agree with that. Walang ano eh, kumbaga yung playing field ini-even out ni Jesus. He's the greatest equalizer. Kaya mayaman ka, mahirap ka. Tuwid ka, or tulisan ka. Kaya puti ka, kaya itim ka. Kaya hudyo ka o hentil. No, ang playing field, basta humingi ka ng tawad, parehas, anak ka niya. Tatawagin ka niyang anak. Diba? Technically kasi, anak niya lahat ng tao sa mundo. Siya ang creator eh. Siya ang heaven. Siya ang heavenly father. But, no, may isa pang tinatawag na totoong anak ng Diyos. Okay? Yung tinatawag na spiritual children niya na
yun eh nagbaba ng kanilang mga pride, humingi ng tawad, at inacknowledge siya bilang God and Savior. Ayun. So, kapag ka ginawa mo yun, then, ano yun? Kapag everything will be added unto you, sabi nga. Next, meron pa, Pastor Bong? Okay na. Tita Pepot, kayo. Anong masasabi nyo kay Judah, kay Tamar, kay anong... Siguro, Pastor, masasabi ko, huwag kang maglinlang ng ibang tao kasi baka bumalik sa'yo. Kagaya nung kay Judah, nilinlang niya si Tamar. So, nilinlang din siya ni Tamar. Kinuha yung kanyang signet ring, kinuha yung kanyang staff. Ang ganda ng senaryo ng pagkakabalik niya kay Judah, no? Kumbaga para sa korte, iniipit siya. Parang pinalalabas, masama kang babae, madumi ka, halika nga dito, ba't ka ganyan? Siguro iniisip nga ni Judah ng Tita Pepot, pagkakataon ko na itong ibaon tong babae na to para hindi talaga siya mapakasalan ng anak ko. Alam niyo kung bakit? Kasi siyempre, nag-prostitute ka ha? O sige, talagang hindi mo na mapapangasawa si Sila, yung pangat ng anak ko. Hiniyari siya ni Tamar. Hiniyari. Pero anong magandang attitude ni Judah? Humingi siya ng tawad, di ba? I mean, nandun yung ano eh, nagbaba ng pride eh. Nandun yung humility. Sabi niya, tama siya. Mas righteous siya kaysa sa akin, sabi niya ganun. No? Kumbaga, lumabas doon, pinapakita na si Judah, nag-turn around it. In fairness. Yeah, yeah. Sino pang hindi nakapagbigay ng ano, ng kanilang take away? Meron pa ba? May gusto pa kayo? Ako pa siya. Go ahead, Tita Mende. Yung karma. Mayroon good karma, may bad karma. So usually, kung ano yung karma na itinanim mo, bad karma rin ang ano mo. Yun yun. What comes around, ha? What comes around goes around. We don't use the word karma na sa atin, no? But masikat kasi yung word na karma sa mundo eh. Kapag pagsabing karma, ibig sabihin bawa binatukan mo, babatukan ka rin. Yun yung parang karma. Parang okay, ginawa mo ng maganda, makareceive ka rin ng maganda. Yun yung tawag nilang karma, no? Pero tayo mas biblically ang tawag natin sow and reap, no? Or yung tinatawag na golden rule. Golden rule. Do not do unto others. Oh, wag mong gawin sa iba kung ano yung ayaw mong gawin sa iyo. Diba? So, do unto others what you want others to do unto you. Gawin mo sa iba kung ano yung gusto mong gawin sa iyo. Yeah, so kumbaga lumalabas dito eh malinaw na malinaw. Sa umpisa at umpisa pa lang deceiving na itong si Judah. So lahat lahat bumalik sa kanya. Gusto niya pang hiyain si Tamar pero iniyarin siya, no? Iniya siya ng Panginoon. Pero maganda naman, yun lang naman ng ano eh, yun lang naman ng formula, mga kapatid. Pag ni-review ka ng Panginoon, wag ka nang lumaban. Honestly. Ayun si David, pag rebuke ni Nathan, lood agad eh. 'Di ba? Sino yung mga prideful? Oh, ni-rebuke na si ano, si Peter, isa, diba? Dalawa, tatlo, ayaw pa rin. Yan, ni-rebuke na tong si Judas. Oh, hanggang sa nagpakamatay na lang siya, di ba? Ang daming tingnan niyo si Paul, yung road to Damascus, yung experience yan, hindi siya nakakita. Oh, bigay siya, kumbaga. Basta ganoon, pag kinorner ka ni Lord, pinaramdam sa iyo ng Holy Spirit mali ka. At alam mo namang mali ka, huwag ka na magdahilan. Pag nagdahilan ka, mapupunta ka sa wilderness. 40 years ka doon. Paikot-ikot ka, apostasy. Paikot-ikot lang. Hindi ka aalis dyan. Kumbaga, once nakinonvict ka ni Lord, nagbabasa ka ng Biblia, parang nag-jump out yung word. Uy, ako to ah. Parang ganun. Nakikinig ka sa sermon. Uy, ako to ah. Parang ano, pinatatamaan ako ni Pastor ah.
Kahit wala namang pinalaman yung pastor mo. Diba? Or nakikinig ka lang sa radyo ng music. Nakikinig ka lang ng worship music. Parang yung worship lyrics, nag-minister sa'yo. Or nakikinig ka lang sa Bible study. And then sabi ng Panginoon, ikaw yan. Ikaw yung tinuturing ko dyan. Kaya magpalit ka ng puso. Huwag ka nang pumalag. Sumurrender ka na lang. Dahil the more kang pumalag, hahaba lang. Sabi nga eh, sumuko ka na, napapaligiran na kita. Isa lang yun. Anything else? Ako po, Pastor. Go ahead. Yung kay Judah po, yung hindi porket ma-influensya kang tao, eh may karapatan ka ng mangliit ng kapwa mo. Kasi siya, ganun ginagawa niya. Amen. Amen. Tama yun. I agree. Pero pansinin niyo gaano kayaman talaga si Jacob. No? Si Judah pa lang yan. Kumbaga, mga anak niya may meron na talagang pagmamayari. Di ba? So, angat na talaga sila sa iba. Pinagpala sila. Hindi nga naman yung porque nakakaangat ka sa buhay, eh, ano niya yun? Naapit ka. Yeah. Ang humility kasi, wala kang sinisinong tao. Na ano. Eh, ako sa kumpanya, halimbawa, may kliyente ako, nagkakandak kasi ako ng ano, team building, leadership seminars, mga ganun. Sa iba't ibang kumpanya. Sa mga kumpanya, pwedeng kaibigan ko yung gwardiya, akwentuhan ko sa umaga. Sa tanghali, nagla-lunch kami kasama ng CEO or CFO, yung umiari ng kumpanya. Sa hapon, kapag-uhan ko ulit yung gwardiya habang iniintay ko yung kotse ko. Wala akong pinipiling tao eh. Kumbaga, hindi ako yung parang magpagkaibigan lang ako sa mayaman. Hindi. Kumbaga, ako, may mga barkada ako na lumaki sa squatter. May mga barkada ako na anak mayaman talaga, na malaking kumpanya yung hawak nila. So, iba-iba. Hindi, may barkada ako na simpleng tao. Kumbaga, hindi ako yung nag-i-stick lang ako doon sa kaibigan kong ano, mayaman. Kumbaga, doon lang. Kumbaga ako, kahit sino, para sa akin, pantay-pantay. Kumbaga, hindi ako natingin sa kulay or natingin sa accent or whatever. Kumbaga, kasi dapat ganun yung pananaw natin sa tao eh, dahil ganun si Kristo eh. Di ba? Hindi tayo ano dapat. Hindi tayo dapat discriminating. No? Ano na sa church, kahit sino pumasok dyan, dapat eh, yakapin natin. Huwag nating itataboy. Di ba? No, maiba lang ang kulay. Ayaw na natin pakasukin. Mali yun. Di ba? Ngayon nga, napapansin nyo naman, dumadami yung mga English speaking attendees natin. Di ba? O, na tayo magagawa. Adjust tayo. Kung kailan tayo nag-launch na Filipino church tayo, paano man dumami yung mga English speaking. O di, adjust tayo. Magbaon na lang tayo ng, ano, ng bulak sa ilong para pag dumugo, masasalo na agad. Kaya naman natin, Pastor, mag-English eh. Ayun na nga eh. Yun lang. Huwag lang mabilis. Kaya nga, Pastor, noong linggo, kay Pastor Bert namin binigay yung mga kaibigan ni Allison. Kami ni Sister LBK pa ng Brother James. Natatawa ko eh. Sabi ko, oh, nice to see you again. Ano mo sagot sa akin? Oh yeah, we will be back next Sunday. Hindi, that's a challenge. Alam mo yun? That's a challenge for me. Although, syempre, nakaset ako na mag-preach in Taglish. Pero, still, nung galawin yung preaching mo na Taglish, pero explain mo pa rin in English. Kaya nga meron tayong sinusulat. Mabigat ngayon dahil sinusulat ko yung ano eh, yung preaching eh. Kailangan maintindihan nila, mapabasa nila. Kung sakali mo magtagalog ako, at least nasa PowerPoint, English. So, hindi sila maliligaw. Parang ganun. So, that's a challenge. Pero ganun talaga. Ano yun? Hindi tayo nag-discriminate eh. We don't discriminate. Maga. Yeah. Hindi yan na sa tao pwedeng pumasok. Kahit pumasok dyan, ayan, laki ng katawan, laki ng muscle, tapos nakabistida, kaya nakaminiskirt. Hindi natin papaalisin yun. Patanggapin natin yun. Di ba? Huwag lang gagawa ng hindi maganda, syempre. Pero kahit sino, kahit madumi nga eh. Di ba?
Eh, pumapasok sa church natin, di ba? O mga tipong tatlong buwang di naliligo. Hmm. Wala nga lang tumatabi. Sakit ilong. Pero di natin pinapaalis. Pinapakain pa natin. Di ba? I mean, we don't discriminate. Every courtyard, ang dami nating mga kapatid doon na ano, na homeless. Di ba? Obviously, di naman sila naliligo, obviously, pero meron ba nagpapaalis sa kanila? Wala. Di ba? Be care for everyone. Last time na kumakain tayo ng fishbowl doon, may mga lasing na homeless doon sa labas. Eh, akala ko, manggugulo. Kasi nagsumisigaw siyo, nilapitan ko, hindi na lang ko ng pagkain. O ba, naglabas ng pera, $5. Sabi niya, I'll pay. Sabi niya ganun. You don't have to pay, sabi ko. Sabi ko, God loves you and this is for you. Sabi ko, bigay ni Lord yan. Ay, sabi niya, dami siya binanggit na, lasing or sabog. Dami niya binanggit na ano, na, oh, thank you brother, ganun. O, pinuksan ko pa yung game. Tapos nakita ko, wala silang maiinom, masasamid eh. Binigyan ko ng tubig. Magbibigay na naman ng pera. Di ba? Sabi ko, hindi. Sabi ko, tabi mo yan. Ano? Mabait naman. Basta wag lang manggugulo. Yun lang. Yun lang naman eh. Basta ng gulo, ay, hindi pwede. Tawag tayong police. Padadampot na eh. Pero pagkain lang, bigyan na lang. Di ba? Yan, sabi ko nga eh, gamitin niyo rin yung opportunity na yan. May prayer request sila. Pagbigay niyo sa courtyard. Diba? Kasi tingnan nyo, ano yung discarte ni Jesus din na nabubuhay siya? Nung napanahon niya, no? He heals the sick. He feeds the thousands. Diba? Wow, parehas lang din. Diba? Tayo naman, wala tayong healing power, pero we can pray for those people who are sick. And eventually, gumagaling naman, not because we are great or we are powerful, it's because we ask the Lord to heal the sick. So, ganun din yun. Diba? Some of us, nurses, doctors, no? Who can attend to mga scratches, burns, and mga galis lang. Minsan, ibigyan natin ng first aid. That's healing. You know? And food is not a problem for Pinoy. Lagi tayo may food. So, kumbaga, we feed the 5,000 din. Hindi nga lang 5,000 yung nasa courtyard, mga 80 lang. Anything else? Meron pa po ba na idadagdag kayo? Next week, balik tayo kay Joseph, no? At natin ko ano yung Genesis 39 next Friday pag-uusapan ayan si Joseph na kay Potiphar na. Joseph in Potiphar's house. Ayan. So, kasi binenta si Joseph, di ba? Ang nakabili si Potiphar. Si Potiphar, siya yung parang Secretary of Defense, parang gano'n. Parang siya yung parang ano? High official. General ni Pharaoh. Mm-hmm. Oh. Tapos, yan, meron ng ano. Pagpapalain din si Joseph. Lahat ng hawakan niya, magiging manager siya ni Potiphar. Hindi siya ginawang slave eh. Ginawa siyang manager. Kasi nga magaling siya sa management. Oh, tapos itong si Potiphar, may asawa, si Mrs. Potiphar. Ayun. Tunghaya niya na lang next Friday. SPG na naman to, SPG. Patnubay ng magulang ay kailangan. Dito, araw-arawin sa nung ni Mrs. Potiphar dyan. Kasi, tabihan mo ako. Parental guidance. Parental guidance. Oo, sige, meron pa po tayong ano, idadagdag? Pwede na ba tayong manalangin? Okay. Sige, kung wala na tayong dadagdag sa atin na pag-usapan, I hope ang prayer natin ay natuto tayo ngayong gabi. Pangalawa, pinaka-greatest challenge, lahat ng takeaway nyo, simula bukas, make sure may pamuhay natin. Kasi ang salita ng Diyos na napakinggan lang natin pero hindi naman natin ginamit sa buhay natin ay walang saysay. So, importante na gamitin natin. Ayan, the very reason kung bakit tayo umatin ng Bible study, umatin ng Sunday, nakinig ng sermon, nag-worship, is for us to magamit to sa buhay natin. Mag-u tayo,
Pag lumago tayo, malaking chance na makapag-disciple tayo, makapagtangay tayo na kaluluwa para kay Kristo. Yeah, para pag nagkita kayo, meron kang good, may faithful servant. Right? Pastor Bong, pangunahan mo na kami sa ano, sa panghulog.